higit pang kaunlaran para sa ating pamayanan. Magkaisa, magtulong-tulong, suportahan ang mga advokasya ng ating mga kasundaluhan. Pakinggan ang programa Lingkod Bayan para sa Kapayapaan. Lingkod Bayan para sa Kapayapaan. Hatid ng 1st Infantry Battalion, 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Lingkod Bayan para sa Kapayapaan. Tuwing Sabado, alas 7:30 ng umaga, sa himpilang ito ng Spirit FM. Lingkod Bayan para sa Kapayapaan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong Metro Rena, Real, General Nakapulilyo Group of Islands at sa mga probinsya ng Rizal, Laguna at Quezon. Narito na naman ang boses ninyong kasunduluhan mula sa 1st Infantry, Always 1st Battalion ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Ukbong Katia ng Pilipinas. Sama-sama na naman tayo sa isang panibagong episode ng ating programa mula sa himpilan ng 92.7 Spirit FM. Ako po si Captain Richie Pagumpana at nakasama ko si... Corporal Buddy, ang inyong likod. Oras sa buong Pilipinas, 37 minuto ang nakalipas bago ang alas 7 ng umaga. Ngayon ay araw ng Sabado, 12 ng Oktobre, taong kasalukuyan. Mga kaibigan, narito ang inyong programang Lingkod Bayan para sa Kapayapaan na handog sa inyo ng 1st Infantry Always 1st Battalion na maghahatid kami ng mga nagiinit na balita at talakayan tungkol sa Philippine Army. Live din po tayo ngayon sa ating Facebook page ng 1st Infantry Always 1st Battalion. Kung hindi pa kayo nakapag-follow, pakiclick na lang ang follow button sa inyong cellphone para maging updated sa mga balita at impormasyon na ihandog namin sa inyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-share na rin. Salamat sa inyong suporta. Para sa ating mga masukit na viewers at tagapakinig, lalong-lalo na sa mga kumakain ng agahan at maagang pumasok sa trabaho, magandang araw sa inyo. Salamat sa walang sawang suporta, mga drivers, at lahat ng sumusuporta sa ating programa. Patuloy na mag-tune in at subaybayan ang Lingkod Bayan para sa Kapayapaan na hatid sa inyo ng 1st Infantry Always 1st Battalion. Nais naming ihatid sa inyo ang mga impormasyon tungkol sa kaganapan, aktibidad at mga tagumpay ng iyong hukbong katihan ng Pilipinas. Bago ang lahat, muna, safety reminders muna tayo. Kung magkakaroon man ng lindol, gawin ang mga sumusunod. Una, ikaw ay agad na mag-duck, cover and hold. Sikapin na maging mainahon at kalmado. Kung nasa loob ng gusali, huwag tatalon sa matataas na lugar. Dumiretso agad sa fire exit. Kapag nasa labas naman, ay pumunta agad sa ligtas na lugar or open area. Oras sa buong Pilipinas. 7:38 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nais po namin pabatid sa lahat ng tagapakinig na ang hukbong katihan ng Pilipinas o ang Philippine Army ay ang pangunahing sandatahang unit ng bansa. Itinatag ito noong 1896. Ito ay simbolo ng katapangan at dedikasyon ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng ating kalayaan at soberanya. Patuloy na sumusunod ang hukbo sa mga pagbabago ng teknolohiya at panahon. Upang patuloy na matugunan ng mga hamon ng makabagong panahon mula sa terorismo hanggang sa mga natural na kalamidad. Bilang pangunahing tagapagtanggol ng bansa, ang Philippine Army ay mga pangunahing tungkulin. Ito ay ang responsable ng pagtatanggol ng ating teritoryo laban sa mga banta mula sa loob at labas ng bansa. Kabilang ang pagsugpo sa mga rebellion at mga grupong terorista tulad ng New People's Army na nagdudulot ng takot sa komunidad. Pangalawa, aktibo rin ang Philippine Army sa mga operasyon para sa humanitarian assistance at disaster response. Sa panahon ng mga kalamidad, agad silang tumutugon upang magbigay ng tulong sa mga biktima sa pamamagitan ng rescue operations at relief efforts na nakakatulong sa pagbangon ng mga komunidad.
Higit pa rito, nakikipagtulungan ang Philippine Army sa mga lokal na pamahalaan o NGOs upang itaguyod ang kapayapaan at kaularan sa mga apektadong lugar sa pamamagitan ng mga programang pangkapayapaan at rekonsilyasyon. Hindi lamang isang militar na unit ang Philippine Army, ito ay isang institusyon na may malasakit sa kanilang mga kababayan. Sa kabila ng mga hamon, patuloy silang nagtatrabaho para sa isang ligtas at mapayapang bansa. Ang kanilang dedikasyon at katapangan ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipinong magsikap at ipaglaban ng kanilang mga karapatan. Sa kabuuan, ang Philippine Army ay isang mahalagang haligi ng pambansang seguridad at kaunlaran. Sa kanilang walang kapantay na serbisyo, patuloy nilang pinapanday ang daan tungo sa mga maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Bawat miyembro ay naglilingkod ng may dedikasyon at katapatan na nagdadala ng kaligtasan at kapayapaan sa ating lahat. Ang inyong mga kasundaluhan ng Philippine Army ay lubos na naniniwala sa demokrasya at mahigpit na nilalabanan ang komunismo. Oras sa buong Pilipinas, 7:41 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nais naming batiin ang aming magiting na battalion commander, si Lieutenant Colonel Noel Wamel, at ang siyempre ang battalion commander din ng aming kapitbahay ng 88th Infantry Steadfast Battalion, si Lieutenant Colonel Mark Antonio Rubin. Ang isang magandang umaga po sa inyo, sir. At siyempre naman, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mahusay at isnapi na battalion executive officer, si Major Brian Mularios, at si Major Alejandro M. Orinia ng 80 Infantry Battalion. Isang magandang umaga po sa inyo, sir. Para sa aking mga kasamahang opisyal na nakikinig at sumabay-bay sa ating programa ngayong umaga, isang napakagandang umaga sa inyong lahat, mga sir at saka mga ma'am. Sa aking naman mga kasamahang enlisted personnel, mga kasamahang kapgo sa iba't ibang patrol base natin dito sa probinsya ng Quezon, at sa mga pamilya ng ating mga tropa na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programang Lingkod Bayan para sa Kapayapaan, isang napakagandang umaga sa inyong lahat dyan. Partners, sisimulan na natin ating mga balita. Sa ulo ng ating mga balita, ang pang-Philippine Army. Pagre-retiro ng Chief Division Civilian Supervisor ng 2nd Infantry Division, binigyan ng parangal. Pagbisita, Commander ng 11 o 2nd Infantry Brigade, masiglang tinanggap ng 2ID Commanders. Pangalawang pwesto sa inaugural na Katihan Patrol Competition na sungkit ng 2ID. Community Information Approach and Awareness Program o CIAP, sisimulan ng ATIB sa Rizal. Chins of Command Ceremony, Bravo Company ng 80 Infantry, may bagong pinuno. At tatlong leader ng NPA, huli sa pinagsamang operasyon ng Army at Police sa Conner, Apayao. 22 na mataas na kalibre ng barel ng mga NPA na samsam ng 902nd Infantry Brigade. Ito naman, Scout Rangers, nanguna sa kauna-unahang katihan, patrol pantipalak ng Philippine Army. Inilunsad ng Philippine Army at Philippine Air Force ang 2024 Interoperability Exercise. Philippine Army, tinihak ang hindi pagsasangkot sa politika sa nalalapit na midterm elections ng 2025. Para sa ating balitang pang-Philippine Army local news, isang seremonya ang naganap sa Camp Kapimpintanay, Rizal noong Oktobre 10 taong kasalukuyan, kung saan pinangunahan ni Brigadier General Cirilo Balaro Jr., ang commander ng 2nd Infantry Division, ang paggalang sa pagre-retiro ni Ginang Erlenda Baris, ang Chief Division Civilian Supervisor ng 2nd Infantry. Sa loob ng 36 na taon, 7 buwan at 3 araw, si Ginang Baris ay nagbigay ng hindi matutumbasang serbisyo sa 2ID at sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas mula Marso 7 ng taong 1983 hanggang Oktobre 10 taong kasalukuyan. Sa seremonyang ito, siya ay pinarangalan sa kanyang natatanging kontribusyon sa ating militar. Ipinahayag ng mga opisyal lalaki at babae ng Jungle Fighter Division ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa kanyang mahusay na serbisyo at nagbigay ng mga pagbati para sa kanyang bagong yugto sa buhay na way magdala ng magandang kinabukasan si Ginang Baris sa kanyang pagre-retero. Pagbisita ng commander ng 1102nd Infantry Brigade, masiglang tinanggap ng 2ID Commanders. Isang mahalagang pagbisita ang naganap sa Camp Kapimpintanay, Rizal noong Oktobre 9, kung saan bumisita si Brigadier General Giovanni Franza, ang commander ng 1102nd Infantry Brigade ng 11th Infantry Division ng Philippine Army sa headquarters ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Ang masiglang tinanggap si Brigadier General Franza ni Brigadier General Cirilo Balauro Jr., ang commander ng 2ID, kasama si Brigadier General Erwin Alia, ang Assistant Division Commander ng 2ID. Ang pagbisitang ito ay
nagpapakita ng patuloy na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nakamit ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ang pangalawang pisto sa inaugural na katihang patrol competition na ginanap sa Camp Tikson, Bulacan. Mula September 25 hanggang 30, ang limang araw na kompetisyon ay naglalayong suriin ang operational readiness ng mga unit ng Army sa 50 kilometrong patrol sa mahirap na lupain. Nakuha ng Jungle Fighter Team ang 82.50% na score, tinalo ang 5th Infantry Star Division na may 82.20%. Ipinahayag ni Brigadier General Cirilo Balaur Jr. ang kanyang ipagmamalaki sa mahusay na performance ng kanyang mga trupa na nagpapakita ng taktikal na kahusayan at katatagan ayon sa kanya. Ang tagumpay na ito ay patunay na pangako ng 2nd Infantry Division sa kahusay at kahandaan sa seguridad ng bansa. Ang Katihan Patrol ay dinidisenyo upang ihanda ang mga unit ng mga ng Army sa pandaigdigang pamantayan inspirado ng Cambrian Patrol ng United Kingdom. Community Information Approach and Awareness Program o CIAP sisimulan ng ATIB. Ilulunsad ng 88th Infantry Battalion ang Community Information Approach and Awareness Program o CIAP sa mga universidad at paaralan ng Rizal. Layunin ang programang ito na protektahan ang mga kabataan mula sa paglilinlang ng taktika ng CPP, NPA, NDF at ang kanilang recruitment efforts. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Urobi, mahalaga ang programang ito upang ipakita sa mga kabataan ang tunay na mukha ng mga grupong ito at mapalakas ang kanilang kamalayan. At susulong din ang programa ng alternatibong oportunidad para sa pag-unlad ng mga kabataan. Ang ATIB ay nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at NGOs upang magbigay ng holistic support. Hinihikayat ang lahat ng estudyante at membro ng komunidad na makilahok at suportahan ang inisyatibang ito upang matiyak ang tagumpay at proteksyon laban sa mapanlinlang na aktibidad. Isang makasasayang okasyon na naganap sa Sitio Galaxy, Barangay Pinugay, Baras Rizal noong Oktobre 4, taong kasalukuyan, kung saan pinangunahan Lieutenant Colonel Mark Anthony Urobi ang seremonya ng pagsali ng pamunuan ng Bravo Company. Hinaluhan ito ng mga opisyal tauhan ng Bravo Company at mga panauhin mula sa lokal na komunidad. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Lieutenant Colonel Urobi ang kahalagahan ng epektibong pamumuno para sa mga layunin ng unit. At inilarawan ang seremonya bilang pagkakataon para sa pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapayapaan at siguridad ng bansa. Formal na binigay ng dating komandante ang kanyang tungkulin sa bagong itinagang pinuno na inaasahang magdadala ng bagong pananaw at estratehiya. Ang seremonya na bahagi ng tradisyon mula pa noong panahon ng mga Romano ay nagtitiyak na patuloy na, na may opisyal na mamumuno at tiwala sa unit. Trivia muna tayo, Kuya Richie. Ano nga ba yung change of command ceremony? Partner, itong change of command, kaya nabanggit natin sa balita na meron tayong change of command. Itong change of command na isang ceremonya na may ugat na ang change of command na ceremony ng Philippine Army ay may mga ugat na nakaugat sa mga tradisyon ng militar sa buong mundo, particular sa mga bansang may matatag na hukbong sa tadahan tulad ng ating armed forces. Ang seremonya ay nagsimula bilang isang paraan upang formal na ipahayag ang paglipat ng otoridad mula sa isang komandante patungo sa isang na bagong pinuno. Oh, sa konteksto ng Philippine Army, ito ay sa mga prinsipyo ng disiplina, pagkilala sa serbisyo at pagkakaroon ng malinaw na pamunuan. Ang mga seremonya ay nagiging mahalaga upang ipakita ang respeto sa mga leader at sa kanilang mga naitulong sa unit. So, ang ganitong tradisyon ay tumutulong din sa pagbuo ng tiwala at pagkakaisa sa loob ng hukbo na mahalaga sa operasyon at misyon. Sa bawat change of command ceremony, ang bagong komandante ay may pagkakataong maipahayag ang kanyang mga layunin at estratehiya, habang ang outgoing commander naman ay nag-iiwan ng inspirasyon at mga aral sa kanyang mga tauhan. So sa kabuuan, partner, ang change of command ceremonies ay naging mahalagang bahagi ng kulturang militar sa Pilipinas. Sumasalamin sa mga halaga ng pagkilala, paggalang at konstitusyon ng serbisyo sa ating bayan. Yun, maraming salamat, partner. Dito naman tayo sa ating balita. Pagretiro ni Brigadier General Jose Augusto Villarreal, binigyan ng formal na ceremony. Isang makasisayang okasyon ang naganap sa Camp Kapimpin, Tanay Rizal noong Oktobre 2, kung saan formal na pagnagretiro si Brigadier General Jose Augusto Villarreal, ang dating Assistant Division Commander ng
Infantry Jungle Fighter Division o TOYD matapos ang 38 taong serbisyo sa militar. Bago ang kanyang seremonya ng pagre-retiro, pinalitan si Brigadier General Villarreal ni Brigadier General Erwin Alia, dating commander ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, sa isang seremonya ng pagsasalin ng pamunuan na pinangunahan ni Brigadier General Cirilo Balauro Jr., commander ng 2ID. Sa kanyang mahaba at matagumpay ng karera, gumanap si Brigadier General Villarreal sa mga maalagang tungkulin, kabilang ang pagiging commander ng 203rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade at Chief of Staff ng 2ID. Ang kanyang panunungkulan ay nagpapakita na matibay ng pangako sa misyon ng Philippine Army, lalo na sa mga issue ng contra-insurgency at civil-military operations, at sa kanyang dedikasyon sa kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na apektado ng labanan. 2nd Infantry Division Silver Medalist Exercise Katihan Patrol, ipinagmalaki ng 1st Infantry, Always 1st Battalion, ang walong sundalo nito na nagrepresenta sa 2nd Infantry Jungle Fighter Division at nagkamit ng Silver Medal sa Silver Medals Exercise Katihan Patrol 2024. Ang tagumpay na ito ay bunga ng kanilang masipag na pagsasanay at pagtutulungan. Sa kabila ng matitinding hamon mula sa 17 grupo ng iba't ibang grupo, ipinakita ng mga sundalo ang tunay na diwa na pagiging sundalo, ang kanilang pakikilahok sa kompetisyon sa headquarters, 1st Scout Ranger Regiment sa Camp Pablo Texon, San Miguel, Bulacan mula September 23 hanggang 30 ay patunay na kanilang kakayahan at dedikasyon sa bayan. Isang malaking pasasalamat ang pagbati at pinaabot ng pamunuan ng 1st Infantry Always 1st Battalion sa lahat nang lumahok at nanalo. Ang kanilang tagumpay ay patuloy na pinapalakas ng batalyon ang kakayahan at nagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Chief of Command of Office, Ceremony ng Office of the Assistant Division Commander ng 2ID na ginanap sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Noong October 2 sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, tinanggap ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division 2ID ang kanilang bagong Assistant Division Commander sa isang makaisaysayang seremonya na pinangunahan ni Brigadier General Cirilo Balauro Jr. Formal na inilipat ang tungkulin mula kay outgoing Assistant Division Commander Brigadier General Jose Augusto Villarreal patungo kay incoming Assistant Division Commander Brigadier General Erwin Alia, dating commander ng 201st Infantry Kabalikat Brigade. Nagbigay ng taos-pusong pasasalamat si Brigadier General Balauro Jr. kay Brigadier General Villarreal sa kanyang natatanging pamumuno at kontribusyon. Lalo na sa pagpapabuti ng mga operasyon at pakipagsosyo sa iba't ibang stakeholders. Pinuring niya si Villarreal sa kanyang 38 taon na serbisyo, kabilang ang 15 taon sa Jungle Fighter Division, at binati ito sa kanyang pagiritiro. Sa kanyang talumpati, pinapaabot ni Brigadier General Alia ang kanyang pagpapahalaga sa tiwala na pinagkaloob sa kanya, at nangako siyang itutuloy ang matibay na pundasyon na itinuguyod ng kanyang kahalili. Brigadier General Alia na miyembro ng Philippine Military Academy, Sambisig Class of 1991, ay isa bihasang opisyal na may malawak na karanasan sa operasyon at administrasyon. Ang 1st Exemplars Company ng 2nd Civil Military Operation Battalion sa pamumuno ni Captain April Risa Itzalapot ay aktibong nakilahok sa former Rebel Summit at de-radicalization program mula Oktobre 4 hanggang 6 taong kasalukuyan. Doon sa Rojas Oriental, Mindoro, layunin ng mga programa na bigyang kapangyarihan ang 123 dating rebelde mula sa Mindoro sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasangkapan at kaalaman upang muling makasama sa lipunan. Pinangunahan ito ng 203rd Bantay Kapayapaan Infantry Brigade kasama ang Seventh Day Adventist Church at Adventist World Radio 360 Cares. Nakatuon ng mga aktibidad sa psychosocial well-being ng mga kalahok, kabilang ang self-awareness at community engagement. Ayon kay Colonel Eric Digibara, ang layunin ay bigyan ng kalaman at suporta ang mga dating rebelde para sa mas magandang hinaharap. Ang pakikilahok ng Percy Mo Exemplars Company ay patunay ng kanilang pangako sa kapayapaan at pagkasundo na naglalayong wakasan ang insurhensiya sa lugar ng Mindoro. Arm cache ng NPA na nasamsam ng 1st IB. Matagumpay na na-discover ng tropa ng 1st Infantry Always Battalion ang isang arm cache sa barangay Umiray, Dingalan, Aurora noong September 28 taong kasalukuyan. Sa operasyon, na-recover ang isang M16 rifle, isang shotgun, dalawang long magazine, apat na short magazine at
40 rounds ng 5.56 ammunition. Pinuri ni Lieutenant Colonel Noel B. Wamel, ang commander officer ng 1st IB, ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga sundalo. Anya nga ay ang inyong tiyaga at determinasyon ay tunay na inspirasyon sa kabila ng mga hamon na nananatili kayo nga matatag at matagumpay para sa kapayapaan ng ating komunidad, ani ni Lieutenant Colonel Wamel. Patuloy ang 1st Infantry Battalion sa kanilang misyon na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, na nagpapakita ng kanilang walang humpay na dedikasyon sa serbisyo at pagtanggol sa bayan. Partner, basahin muna natin yung mga nagigreetings sa atin. Okay, sige partner. Nagigreetings para din natin mahuli at maubusan tayo ng oras. Baka iiyak sila at di natin sila nag-greet. At masusugid na tagapakinig at viewers pa naman. So basahin natin dito. Good morning po, sir. Galing po kay Larry Napulis, Iana. Berhel Tupas, ito tropa natin ito ng 1st Infantry Battalion. Pa-shout out, sir. Sergeant Tupas, kumusta dyan? Nasa 3rd Infantry Division. Kumusta mga tropa dyan? Pakikumusta ako dyan. Surin Bundea, Snappy Sir Pugs. Good luck, sir. Snappy talaga. Good morning. Medina Ayos. Genesis, ito yung mga snappy kong battalion commander ng ROTC. Yes, next time, sir. Partner, pag-uusapan natin ang ROTC program. Ayun, mas maganda. At medyo maiksi ang oras na. Basahin pa natin. Captain Pagumpana, good morning. Hi, sir. Maisi Manaig. Cubs, DL, patuloy ang paglilingkod po, sir, para sa inyong bayan. Sir, magandang umaga po, sir. Pa-shoutout po, sir, from Barangay Siksikan, Puerto Princesa, Palawan. Cubs, DL. Joffrey, from Joffrey Matthew. Ingat lagi, sir. Pugs, God bless. At dito naman sa ating isang naka-live, banggitin muna natin bago tayo magtapos. Bella Bakiran, Dorian is watching. Sander Art Sambahon. Shout out kay Harasunia November. Shout out din kay Aguila Tribla Canales watching. BB King. Yun. So sa hindi mabasa at hindi natin nakikita, nawawala-wala ang ating internet. So sa susunod na Sabado na lang siguro. So partner, patuloy tayo. Meron pa tayong 3 minuto. Isang balita na lang. NPA sumuko sa Samar, tinanggap ng 78th Infantry Battalion. Tinanggap ng 78th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Joseph D. Bugaon ang dalawang sumukong miyembro ng New People's Army, NPA, noong Oktubre 3 taong kasalukuyan sa Barangay Lalawigan, Borongan City, Eastern Samar. Sa ilalim ng tragic apoy, sinawalat ang isang sumukong lokasyon ng dalawang pang miyembro na kasangkot sa isang engkwentro noong Hulyo 25. Ang mga sumuko na NPA na may alias Baoy at Rodel ay nabigay ng kanilang mga armas at nagbigay informasyon tungkol sa isang imbakan ng armas sa paligid ng Barangay Usminya at Barangay Laurel na nagresulta sa pagkabawi ng dalawang M16 rifles, dalawang M14 rifles, isang AK-47 at isang at iba pang armas at bala. Pinuri ni Lieutenant Colonel Bugaon ang kanilang desisyon na sumuko na nagpakita ng pagtaas ng mga individual na pumili sa mga kapayapaan sa halip ng armadong hidwaan. Patuloy ang 78th Infantry Battalion sa pagpromote ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon at hinikayat ang iba pang miyembro ng NPA sa sumuko. Na sumuko oras sa buong Pilipinas, 58 minuto ang nakalipas makalipas ang alas 7. At yan po ang kabuuhan ng balita talakayang ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli tayo'y magsama-sama ulit sa susunod na Sabado. Muli ako si Captain Pagumpana, ang inyong Kuya Richie. At ako naman si Corporal Buddy, ang inyong Kuya Buds. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta sa ating programang Lingkod Bayan para sa kapayapaan. Hatid sa inyo ng 1st Infantry Always 1st Battalion at ng 92.7 Spirit FM. Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Bye-bye! Daanan, nagsanay ako sa pagkikidigma. Tumawak ng baril, kanil at espada. Disiplinang militar, aking pinatutunan. Ito ang pundasyon sa lahat ng larangan. Ang kaharapan mo.
ang programang Lingkod Bayan para sa Kapayapaan, hatid ng 1st Infantry Battalion, 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Muling pakinggan sa susunod na Sabado, alas 7:30 ng umaga, dito sa Spirit FM.